Maagang namulat si Ami sa pagbabanat ng buto dahil sa kanyang mga magulang na kapwa mga tindero. At dahil laging parehong abala, hindi nagkaroon ng pagkakataon na maging malapit sila sa isa't isa. Si Ami, mistulang isang batang kulang sa atensyon. Neglected child ako. Lumaki ako sa sarili ko. At that age, wala na ako sa pamilya ko. Lumaki ako na sarili ko lang yung desisyon lahat. Pinatigas ng sitwasyon ang kanyang damdamin. Kaya lalong naging independent at tigasin si Ami. Nadala niya ito maging sa pakikipagkaibigan at pakikitungo sa ibang tao. Hindi naging malinaw sa kanya ang kanyang kasarian. Lumaki ko, ang mga ways ko puro panlalaki. Ang mga kalaro ko puro lalaki. At yung mga nagugustuhan ko, mga babae. Basta nung nagkaisip ako, yun ang mga ways ko. Ang alam ko lang noon na yun, ginawa ko na yung Diyos ng ganun. Yun ang alam ko. Sa kanyang paglaki, tuluyan na siyang lumayo sa pamilya. Sa kanyang paglayo, dito naman tuluyang nahulog ang loob niya sa kapwa babae. May natira sa amin na isang border ng ate ko. Yun, namalayan ko na lang na there's something na nagugustuhan ko sa kanya. Hindi ako nagkagusto sa lalaki. Sa babae ako nagkakagusto. Hanggang sa nagkasama kami sa bahay na yun. Di kalaunan, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Alam ko lang is yung maging responsable akong tao doon sa pagsasama namin. Masaya lang siguro ako pag yung nandun ako sa kaibigan ko. Akwentuhan ko lang yung best friend ko. Sa kanto lang kami ng bahay. Nasubukan ko manigarilyo, inom ng alak, mag-drugs. Nasubukan ko lahat yun, sabay-sabay. Ang alam ko, hindi namamali yung ginagawa ko. Makaraan ng mahabang panahong pagsasama, kinailangan nilang magkahiwalay kahit na labag ito sa kanilang kalooban. Dahil sa malaking pagkakautang, ninarapat ni Ami na mangibang bansa. Taong 1987, nang magtungo siya sa bansang UAE o United Arab Emirates upang doon magtrabaho bilang isang driver. Sa kanyang pananatili doon, lalong lumalim ang pakikipagrelasyon at pagpatol sa mga kapwa babae. Kahit din minsan na ganong kaka-faithful, meron din taong talagang kumbaga sa palay na lumalapit, yung manok tutuka na lang. So, ganun na nangyari sa akin. Karoon ako ng ibang relasyon dito. Sa bawat relasyon ko din, sinasabi ko silang may kalibiin ako. Sila naman ang pumapatol din. Wala akong pinaglihima na naging girlfriend ko na hindi ko sinabi may karelasyon ako. They know all. Pero pumapayag sila. Hindi nagtagal, isang kaibigan ang nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Doon mistulang nabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan. Ipinaliwanag sa kanya ang malaking pagmamahal ng Diyos at ang tunay na disenyo ng ating dakilang lumikha sa bawat lalaki at babae. Dito'y namulat ang kanyang kaisipan at nagkaroon siya ng damdaming talikuran ang pagiging tomboy at iwan ang kinakasama. Kinakausap ako ni Lord. Bitawan ko siya, hindi ko naman siya mabitawan. Hanggang sa pinaproseso ko yun sa sarili ko na talaga mabitawan ko siya, hanggang nakipag-usap ako kay Lord na tulungan niya akong bitawan yun kung gusto niyang bitawan. Lord, kahit ito lang isa na to, maiwan na. Pero talagang ayaw ni Lord. Ang gusto niya kasi yung complete surrender. Matapos ang pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan, isang mahirap na desisyon ang ginawa ni Ami. Okay, God, parati niya nire-remind sa akin na kung yung buhay nga niya, binigay niya sa akin eh. Bakit napakadamot kong ibigay sa kanya yun? Yun yung time na nahihiya ako sa kanya. Kasi pag iningi niya sa akin, hirap na hirap akong bitawan eh. Pero siya din yung tumulong sa akin ng bitawan ko yun. Binigay niya sa akin lahat kasi yung buhay niya, pinakikita niya parati sa akin. May
Jesus kung paano siya namatay doon para sa kasalanan ko. Tapos yung kakaparasong yun na hindi ko maibigay sa kanya. Yun yung pinararamdaman niya sa akin. Tsaka every time na nasa simbahan ako, nasa church ako, hindi ako lumalabas na sa simbahan, hindi ako umiiyak. Parating nag-i-grip yung soul ko. Siguro nga kasi kinakontrol ko eh. Naibigay sa kanya yung pinaka-importanteng hinihingi niya sa akin. Yun. Makalipas ang mga buwan, isang sitwasyon ang muling sumubok sa kanyang pananalig sa Diyos. Ito ay nang malaman niya na meron siyang pneumonia at breast cancer. So, noon time na magkasakit ako, yun na yung time na nirelease na rin ni Lord yung pain ko dun sa request ko na una before na magkasakit pa ako. Hanggang sa nung nagkasakit na ako, mas napabilis yung pag-withdraw ko sa kanya. Wala naman ako naging complain o ano, kundi sabi ko lang kay Lord, sige, kung ito yung binigay mo sa akin, tinatanggap ko, pero alam mo naman yung kakayahan ko. May sakit o walang sakit, ang belief ko is, hawak lang ng Panginoon yung buhay natin. I just trust God na kung gusto niya akong mabuhay, andyan lang siya. Siya lang yung gagawa din ng way sa lahat ng mga pangangailangan ko. Ano man yung mangyayari sa akin, hindi ako dapat matakot dahil kasi alam ko yung pupuntahan ko. Nagkaroon ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa buhay ni Ami. Nasumpungan niya sa isang Kristiyanong gawain ang tunay na kahulugan ng isang pamilya at pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. Sa patuloy na panalangin at gamutan, natuldukan ang kanyang karamdaman. Isang himala ang kanyang kagalingan. Sa bawat pagmumulat ko ng mata ko, si Jesus na kagad yung iniisip ko. Dati hindi ko masabi kay Lord na yung mahal ko siya. Ngayon, lagi ko na sa kanyang sinasabi. Napakabuti niya talaga sa akin. Lahat ng biyaya, pinagkakaloob niya sa akin. Sa kasalukuyan, patuloy na naghahanap buhay si Ami sa bansang UAE. Masigasig siya sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Bunga ng himala ng pagbabago, isang malaking pasasalamat ang kanyang ibinabalik sa Panginoong Diyos. Pag sumunod ka na rin kay Lord, hindi mo na iisipin yung sarili mo. Siya na lang parati iniisip mo. Tsaka every time na meron kang temptation pa lang, kinakausap ka na niya. Sabi niya sa Bible, the old has gone, the new has come. So yung old Ami, matay na. So ito na yung bagong creation niya, ng Panginoon Diyos.